One of the most hated blogger in the Philippines. Isa ka rin ba sa gigil na gigil sa kanya? Disclaimer, ang mga larawan o video na mapapanood nyo ay hindi pag-aari ng uploader. Ito ay ginagamit para sa isang impormasyon, credits to the owners. Hello guys, narito na nga ang ating hot trending topics for today's video na kung saan viral na viral nga ito sa social media. Ito nga ang isang content creator na si Tito Mars na nagpapakita ng pangmamaliit sa pagkain ng mga may hirap na Pinoy tulad ng sardinas, tuyo, kanin na may toyo at mantika at nilagang saba na may bagoong. Hindi tama at hindi naaayon sa pagpapalaganap ng respeto at pag-unawa sa iba. Dapat nating igalang at tanggapin ang pagkakaiba-iba ng mga tao, pati na rin ang kanilang kultura at kalakaran sa pagkain. Mahalaga ang pagpapakita ng empatiya at paggalang sa lahat ng uri ng pagkain at sa lahat ng tao upang mapanatili ang harmonya at respeto nga sa lipunan. Anyway guys, may mga pagkain din na pinandidirihan ng mga nakararami. Pero may gaya ko na sarap na sarap, gaya ng okrang at ampalaya, no? Magkakaiba kasi tayo ng taste buds at pang-amoy. Pwedeng mabango at masarap para sa'yo, mabaho at nakakasuka naman para sa iba. So pwedeng ganun nga itong si Tito Mars, kahit mahirap siya, yayamanin ang taste buds niya. Or baka hindi siya sinanay ng mga magulang niya sa ganoong pagkain. Regarding naman sa pagiging OA niya, may tao talagang ganun. Yung ikaw gigil na gigil ka na sa kaartihan, pero siya nagtataka pa rin bakit ka nagagalit sa kanya dahil hindi siya aware sa OA niya. Dahil para sa kanya, normal lang ang reaksyon niya. Alam niyo kung anong nakikita kong mali sa content na ni Tito Mars nga is wala yung respeto niya sa mga taong nabubuhay dahil sa sardinas nga or dahil sa mga pagkain na kanyang mga pinandidirihan. Yung hindi siya nanghihingi ng apology sa mga viewers, pwede naman niyang i-decline yung challenge tapos magpaliwanag siya, or kung sinusubukan na man niya ay magpaliwanag muna siya bago mag-start and after niyang lumamon. Hindi nga ako fan nitong si Tito Mars, pero based sa mga old videos niya, OA nga talaga itong bakla na ito guys, no? Parang normal sa kanya yung kaartihan niyang ganun. Baka kayo gigil na pero siya napapaisip pa siya kung saan siya nagkamali, eh nagbibigay lang naman siya ng reaction. Pero above all, for sure for the content lang lahat yun, mali lang siya nang napili dahil 90% ng Pinoy pantawid gutom nga itong mga kanyang pinandidirihan. Anyway guys, ginawa nga niya for the content and para makahatak ng attention sa mga tao. Alam niya, pag ginawa niya yan, maraming mga galit at magtataas nga ng kilay. At yun na nga, napag-usapan na siya at marami ang nagagalit sa kanya. Bandang huli, siya pa rin ang panalo dyan kasi hindi siya mapansin sa ibang ginagawa niya. Kaya gumawa siya ng alam niyang maraming magagalit sa kanya. Strategy niya lang yan guys. Ganyan ang mga content creator. Anyway guys, sa part na to, lahat naman tayo gusto nating kumita, kaya nga tayo nag-upload ng mga video sa ating mga Facebook page or sa ating mga YouTube channel para kumita at magkapera. Pero ito nga si Tito Mars or itong vlogger na ito, talaga ako nainis dahil halos lahat ng content niya ngayon ay puro panlalait at paninira sa mga sikat at masarap na produkto na kung saan halos milyones na mga Pilipino ang kumakain nga nito. Kahit sabihin mong for the content lang yung mga videos mo, ay hindi pa rin po tama na laitin mo ang mga pagkain, lalo na sa mga kapos nating mga kababayan, dahil sa probinsya kagaya namin ay mahilig po kami talaga sa sardinas, toyo, bagoong, saging na saba, balot at pandesal sa umaga na may kasamang ang kape. Ilan lang ito sa mga videos na diring nga itong si bakla. Kaya halos nasusuka siya kasi nga hindi mo gusto itong mga pagkain naming mga kapos palad. Sa mga kapwa ko Pilipino, na huwag nating hayaan ang mga gantong vlogger na puro paninira lang ang alam sa kanilang mga content para lang sumikat at magkapera nga. Masakit man sabihin ay pwede nating i-mass report nga itong page na ito dahil hindi maganda at salungat sa ating mga paningin. Kaya kay Tito Mars, gumawa po kayo ng content na hindi puro paninira sa mga pagkain nating mga Pilipino, kasi tayo lang din ang mapapahiya sa ibang bansa kung ganyang content ang
pinapakita mo sa social media. So that's it guys. Kayo, ano ang masasabi nyo nga dito kay Tito Mars na most hated blogger in the Philippines? Ano ang inyong mga reaction? Ano ang inyong mga komento? Just comment down below. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, kindly hit the notification bell, like, and share. Maraming salamat sa walang sawang panunood sa aking video. God bless and ingat po ang lahat.